Kamusta mga kaibag? Kamusta YouTube? Now for today's video, ipapakita ko sa inyo yung bagong accessories natin ng GoPro. So, G ka na ba? Kasi ako, G na! Let's go! So, eto na nga yung bagong accessories natin ng GoPro Hero 8 ko. Kasi naaalala ko yung vlog ko ng GoPro Hero 8 unboxing, sinabi ko na isa ito sa gusto kong magkaroon ako. So, eto na nga guys, meron na nga tayo. But just to let you know na hindi ito yung first time na i-unbox ko, kasi ginagamit ko na rin siya for my vlogging setup. At gaya nga ng nasabi ko sa last video ko na gusto kong samahan niyo ako dito sa journey ko sa YouTube, para naman ma-share ko rin sa inyo yung unti-unti kong pag-upgrade ng mga vlogging equipment ko for my vlogging setup. So, eto na nga, without further a-pikining-pakining, dude! Eto na! Aray ko. Aray! Gago! Eto na! So, galing to kay Camera House. So guys, ha, hindi tayo sponsor ni Camera House, ha? Pero kiniklaim ko na someday isponsoran din tayo ni Camera House. So, Camera House, pag napanood mo to, ha? Ano na? Baka naman pwedeng sponsoran mo ako dyan. So, eto na nga guys. Ito ay ang GoPro Hero 8 na media mod. So, meron siyang shotgun mic, 3.5mm mic port, meron din siyang HDMI out port at USB-C port. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Bubuksan na natin to guys, ha? Para naman makita nyo rin, di ba? Ito na, yun na. Oh, ready ka na ba? Ito na, oh, yun, oh. Gago! Limited lifetime warranty. Media mod user guide. Vertical mounting buckle, thumb screw. And of course, yung GoPro Hero 8 na media mod. So, meron siyang 3.5mm na mic out port. Meron siyang USB Type-C na out port at HDMI out port. Meron siyang shotgun mic. Ito sa harapan at meron din sa likod. Meron siyang dalawang cold shoe mount, isa sa gilid at isa sa taas. So, yan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon, guys, kung anong itsura niya pag nakakabit na yung GoPro Hero 8. So, ito yung GoPro Hero 8. So, ikakabit lang natin yung media mod. So, ito yung media mod. So, open lang natin yan. Yan. So, make sure lang, guys, na tinanggal nyo na yung takip ng GoPro nyo. So, once na nakalock na yan, o once na nakalagay na yung media mod, hindi na siya magiging waterproof. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung match ba yung charger dito. So, ito yung charger niya. So, kahit naka-media mode yan, so, pwede pa rin kayo mag-charge kung gamit to. Yan. So, ngayon naman, try natin yung microphone, ha. So, yun na yun, guys.
Tapos pwede nyo pang kapitan dito ng light mode ng GoPro Hero 8. Kaya ako rin pala binili ito mga ka-iPad kasi ayun nga, dahil nga may option siyang kapitan ng external microphone at yung display mode. So, yun yung next na tinatarget ko, yung display mode. Siyempre, pag nag-vlog ako, nakikita ko yung itsura ko. Kasi ang hirap talagang mag-vlog gamit itong camera na to. Kasi every time na nag-vlog ako, kailangan ko munang i-video yung sarili ko. So, titignan ko kung maayos na ba yung itsura ko, kung okay na ba yung dating ng lighting. Ganun, di ba? So, technically, ako lahat yun. So, medyo mahirap, pero again, struggle is real. Okay lang yun, kasi gusto ko naman yung ginagawa ko at masaya naman ako sa ginagawa ko. Yun naman yung talaga yun, di ba? As long as masaya ka sa ginagawa mo, kahit mahirap, at the end of the day, pagkatapos ng video na nagawa mo, happy ka sa outcome. Siguro, pag nakaipon-ipon na tayo, mga ka-iBug, ibibili rin tayo ng display mode. But, unfortunately, hindi ko alam kung aabot yun dito sa Pinas, ha? Kasi ang alam ko, hindi umabot dito yun sa Pilipinas. So, ayan. So, ayan lang yun, guys. So, gusto ko lang makita nyo yung bago accessories natin ng GoPro Hero 8. Yan! So, dito natatapusin tong video na to. So, maraming salamat sa pagstay at pagsama niya sa akin. Sana na-enjoy itong video na to. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. And always support Filipino vloggers. So, hanggang sa susunod na video, mga ka-iBug. So, stay safe, stay blessed, have a great one, and Jesus loves you. Always and forever yan. Let's go!